Rawr! Uy! Bago tayo mag-umpisa, don't forget to subscribe and i-like ang video. Tapos kahit anong mangyari, don't skip ad. Follow me on Facebook, Real Ryan, and official Real Ryan on Instagram. Rawr! Rawr! Ryan! Since the beginning of time, sure ako, etong nababasa o naririnig mo. After ko magpa-service sa kasa, hindi na ako babalik. Gas station na lang, may home service ex-technicians naman, private shops or DIY or do-it-yourself na lang. Tapos, kapag nabasa mo o nalaman mo bakit, sinasabi nila, mahal kasi sa kasa, bla 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 bla. Pero alam mo ba, nasa kasa, SRP ang presyo? Hindi sila parang talyer sa tabi-tabi na pwedeng magpresyo ng basta-basta na minsan, kung makasingil, mas mahal pa sa kasa. Tapos makita ka na lang may nagpost dito sa Facebook na makatarungan ba to? Di na nga sigurado na genuine, mas mahal pa. Tapos ginawa lang kotse mo sa tabing kalsada. Kung nanonood ka ng videos ko, kinuwento ko ang first experience ko pagpa-service sa kasa nung 18 years old ako at labas-pasok ako sa pagpapagawa sa kasa. Pinipili ko kasi kung sino ang gagawa ng isang trabaho sa kotse ko. Nadala ko ang kotse ko sa iba't ibang shops kaya iba-iba ang experience ko. Marami tayong kaibigan dyan na shop owners na maraming insider input sa episode na to. At syempre, nanonood din ako ng vlogs ng iba na nagpapa-PMS daw sila o change oil. Tapos nagtataka ako na natatapos ng 15 minutes kasama na yung pagmamaneho nila. Makikita mo na iniintay pa nila madrain yung langis sa video para humaba. Pero isa lang pinagtataka ko, bakit ang tagal-tagal magpa-service sa kasa kesa sa iba? Bakit umabot ng 3 oras? Alam mo bakit? Dahil PMS is not change oil. Ang ibig sabihin kasi ng PMS ay preventive o periodic maintenance service o schedule. Hindi yan change oil lang. Tapos, sa Facebook, panay sinasabi, oil at filter lang kailangan mo, patanggal mo lahat iba dyan. Pansinin nyo na lang, kadalasan, 5,000 kilometers ang schedule. Kung alam nyo lang, ang dami na kasing pwedeng mangyari sa bawat 5,000 kilometers. Kung sa 14,000 kilometers pa lang, pwedeng ubos na ang brake pads mo, depende sa gamit. O kaya, mali na ang ubos ng gulong mo o baka sira na aircon mo. E 15,000 kilometers pa yung next na schedule mo, paano na? Alam ko, sa mga nakaintindi na nanonood dyan, marami pa kayong pwedeng masabi dito. Pero gawin na lang natin masimple para mas maintindihan ng mas nakakarami o yung mga nag-uumpisa pa lang magkotse. Pag-usapan natin bakit PMS is not equal to change oil. Number 1, sa change oil, hindi lahat ng oil pare-parehas. Sana oil. May oil na maganda sa marketing. Pero sa tunay na gamit, hindi. May nagsasludge. Ang oil na ginagamit ng kasa ay yung oil na kung saan sure sila na hindi sila masisira. Siyempre, hindi basta kahit anong oil lang ang ginagamit. Manufacturer standard dapat ang engine oil. At siyempre, bawat palit ng langis kasama ng oil filter. Matik ng genuine part rin yan. Singit ko na lang rin na, hashtag, alam mo ba na nasiraan ako ng kabitan ng oil filter? Over torque pala ang pagigpit sa akin sa labas. Hand tight lang pala. Hindi mo alam anong klaseng hand meron sila. Ah, tsaka eto pa. Sa mga hindi nakakaalam, ang regular oil, every 3 months or 5,000 kilometers, whichever comes first. Kasi wala siyang cleaning component at nagsiserve lang siya as lubrication. Ang fully synthetic naman, nalilinis niya ang loob ng makina. Meron siyang detergent, kaya kailangan every 5,000 kilometers bumabalik ka pa rin para mapalitan ang oil filter. Para maalis yung nalinis ng fully synthetic na langis mo. Para maiwasan oil sludge, 6 months or 10,000 kilometers naman, whichever comes first. Number 2, sa fluids. Sa kasa, automatic na nila tinatop up yung mga fluids tulad ng coolant, windshield washer at iba pa. Take note, top up lang ha. Kapag halos isang bote na o kalahating bote yung kulang, syempre, bayad na yun. Pero, para sa konting top up, bibili ka pa ba ng isang buong bote ng kulang? Hindi na. Kasama na yun. Free kumbaga. Number 3, check filter. Para sa aircon filter at air filter, magkaiba yun ha. Yung aircon filter, yun yung nasa loob ng kotse. At ang air filter, yun naman yung nasa loob ng hood. Kapag luma na o maitim na, palit na. Kadalasan, kapag konti pa lang ang nasasagap nito na gabok, pressured air gun lang ang pambugad nito. Hindi pwede yung taktak o ihip lang.
Kadalasan, itong tatlong unang sinabi ko, oo, kaya mo sigurong gawin DIY. Siguro, kung may pressured air gun ka, pwede. Pero kung sisiksik ka na sa ilalim at may lifter ka sa bahay mo, no problem din ang mga sumusunod. Number 4, tighten body bolts. Sa kasa, pagkaangat ng kotse, sisilipin lahat ng pang-ilalim mo. Tapos, itatighten na lahat ng bolts. May hirap na kasing magkalasan. E pang-ilalim yan. Kung yari, maluwag yung lower arm mo. Nako, baka biglang bagsak na kotse mo nun kapag kumalas. Hashtag, alam mo ba, na kapag mas tama ang pag-tighten ng bolts, mas walang alog ang pang-ilalim mo. Mas masisave mo yung lifespan ng mga pang-ilalim kasama ng suspension. Ang pinaka-importante ay yung safety mo at yung sakay mo. Mas secured, mas maganda. Number 5, checking ng tires. Napapansin mo rin ba na binababa ang gulong ng kotse mo? Chin-check rin kasi yung brakes, pero mamaya na yun. Pagkaangat kasi, mas kita ng gulong. Kung tama bang alignment, kung may alog. Kung meron, ibig sabihin, problema na ang tie rod rack end mo. Tapos, nache-check rin kung okay pa ba yung kain ng gulong, yung tread wear. Masyadong manipis na ba o sobrang uneven na ang kain ng gulong? Kasi kapag masyadong malala na ang kain ng gulong, goodbye na. New tires na ang kailangan, kaya mas magandang maagapan. Isama na rin pala ang pag-check ng physical condition ng tires at production date nito. Libre na rin ang tire rotation when needed. Ah, tsaka sa pagbalik pala ng gulong, nakatamang torque ang pag-tighten ng nuts. Sa mga hindi nakakaalam, kapag masyadong masikip, maaaring mabali ang bolt. Importante to, kasi baka habang umaandar ka, makikita mo na pala yung gulong na uuna sa'yo. Number 6, checking ng brakes. Actually, ang nakasulat sa job description kapag nagpapagawa ka sa kasa ay clean and adjust brakes. Hindi yan punas lang ha. Binubuksan tapos nililinis gamit ng brake cleaner at ina-adjust ang mga brakes. Nililiha ang brake pads at brake shoe para pantay ang lapat ng contact points nito at ginagrasahan para maiwasan ang pag-ingay nito. Ginagamitan ng high temp grease. Hindi lang basta grasa lang. Check everything na rin tulad ng sukat ng brake pads. Mahirap na kasing pag-apak ng brake, hindi na tumigil o kaya bakal sa bakal na pala. Ah, tsaka kasama rin pala ang pag-adjust ng handbrake at ang dami pang bonus. Tulad ng tamang PSI o hangin ng gulong, pag-check ng mga ilaw kung gumagana pa ba o tama pa ang tutok, belts kung napalitan na ba, hoses kung may leak, wiper kung malinis pa mag-wipe, battery kung tama pa ba ang charging, at overall instrument panel check. Tapos, clutch condition na rin pala kapag manual. Ah, tsaka lubrication ng glass run and door hinges. Gulat kayo, ang dami palang ginagawa sa PMS, no? At hindi lang to change oil. Mga dealers lang kasi makapagsabi na PMS ang ginagawa nila kasi sila lang ang may warranty. Kaya magtaka kayo kapag less than 3 hours to ginagawa ng iba. Tapos, hindi pa kumpleto ang gamit. Pag-usapan naman natin ang pera. Worth it nga ba talaga to? Example na lang natin ang Philippines' best-selling sedan, yung Vios. Ang Vios at 10,000 kilometers para kumpleto. Nag-inquire ako sa isang Toyota dealer at sa isang may pangalan na service center. Sabi ng Toyota sa akin, kapag bagong Vios na 10,000 series nila ay mga nasa 5,000 pesos more or less. Kasama na dito lahat ng binanggit ko kanina. Ngayon, tumawag naman ako sa service center. Ang sagot nila, para sa change oil o PMS, ang promo package nila ay 1,350 para sa engine oil, oil filter at labor. Free check-up. PMS daw. Pero kung titingnan mo, change oil lang. Pero alam ko, sa gas station, mga 2,000 pesos na rin to. So tinanong ko, what if kasama yung check and tighten ng body bolts plus mga fluid? Plus 980 pesos daw. E di 2,330 na. Tapos tinanong ko yung clean and adjust brakes. Ano daw yun? Ang change brake pads daw nila, nasa 3,000 mahigit. Pero kung dala ko yung sarili kong brake pads, mga nasa 1,500 ang labor. E parehas lang yung oras ng clean and adjust brake sa change ng brake pads. So i-assume na lang natin na parehas yung presyo doon. So kung isusuma total natin, nasa 3,800 rin sila. Hindi pa kasama yung mga top up, etc. Sa konting halaga na kompleto ang gawa at sigurado pa, sangka pa. Mas mabuti nang mapanatili natin na parang parating bago ang mga kotse natin. Kasi sa totoo, ang sakit rin makita sa Facebook ng mga bagong kotse. Tapos ang lalaki ng mga sira. Tapos wala na silang warranty kasi hindi sila nagpapaservice sa kasa. Imagine mo, sa pangit ng kalsada ng Pilipinas, masiraan ka ng shock absorber. Magkano na tipid mo kung naka-claim ka sa warranty? Alam ko, nakakasilaw talaga sa umpisa
at masabi na ginawa rin ng iba ay parehas lang. Pero tandaan, ang PMS ay ang tawag sa trabaho ng mga dealers kasi sila lang ang may warranty. Magkaiba kasi ang corrective and preventive maintenance. Sa corrective maintenance, yung operation, ginagawa lang siya kapag may nasira na or may nag-malfunction. Tapos ang preventive naman ay para ma-avoid or bago to masira. Alam mo ba, may nag-forward ng isang thank you message ng isang viewer. Bago daw niya mapanood ang number 15 sa 15 new things new car owner shouldn't do na huwag magpa-service sa labas kapag brand new pa ang kotse, iniisip na daw pala niya magpagawa sa labas. Kaya napapost na lang siya ng thank you message kasi tinuloy niya magpa-service sa kasa at na-warranty ang kanyang windshield at transmission. Ang laki ng tipid niya sa gastos. Isipin mo, magkano yung windshield at transmission? 250,000 ang transmission ng Mirage. Sana nakatulong tong episode na to. Isipin na lang natin ang safety mo, safety ng sakay mo, at safety ng bawat motorista. At kung ibebenta mo na ang kotse, tandaan, walang makakatalo sa kasa maintain. Yung legit, ha? So kung may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace. Guys, reminder lang. Sabi kasi sa analytics ng YouTube ko, 70% daw sa nanonood sa akin hindi pa subscribe. Sana mag-subscribe kayo. Thank you. Teka. Huwag mo munang i-click, kundi magbabayad ako sa Google. Kung gusto mo ng informative content tungkol sa car ownership, subscribe ka na sa channel ko, Search Real Ryan on YouTube, para maganda ang ownership experience. Thank you for watching. Peace.